الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا بعضه على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. وبعد مغاليبين يا الله سبحانه وتعالى ما منا مهل مغولان مغا قبطين سفنان فلتاي الإسلام باقو أن لهاد لبس أن آتين فسا سلامت كي الله سبحانه وتعالى salahat ng biyaya niya sa atin. Walang hanggang pagpapasalamat, pagpugay, pagdakila, pagpuri kay Allah mula sa lahat ng mga biyaya niya sa atin, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunay na kung ating susubuking bilangin ang mga biyayang ito, kailanman ay hindi natin kayang bilangin, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. At kung inyo ikang subukin bilangin ang mga biyaya sa inyo ni Allah, tunay na hindi natin kayang bilangin ang mga biyaya sa atin ng dakilang lumikha. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung atin lamang susubukin ang mga biyaya sa atin ni Allah, kung atin lamang susubukin, ngunit wala naman sa ating may paki sa kung anong mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung susubukin man nating bilangin ito, la tuhsuha, tunay, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi natin kayang bilangin ang mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalamatan natin si Allah, purihin natin si Allah, dakilain natin si Allah sa pamamagitan ng tanging pagsasagawa ng pagsamba lamang sa Kanya, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Sa araw na ito, mga alipin ni Allah, ang nais kong talakayin sa bawat isa sa atin sa mga oras na ito ay ang tandaan ng bawat isa sa atin na ang sakit ay hindi dapat hinahayaan. Ang sakit ay dapat inaagapan. Ang sakit ay kailangan ng agarang gamutan sapagkat makatotohanan na ang sakit, kapag pinabayaan natin, kapag binaliwala natin, ito ay lalala, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sakit, kapag hindi mo tinanggap sa iyong sarili na ikaw ay may sakit, hindi ka gagaling. At ang sakit, mga alipin ni Allah, hanggang hindi mo tinatanggap sa sarili mo na ang sakit na tinatamasa mo sa mga oras na ito ay ikaw ang may pakana, hindi ka gagaling, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi ka gagaling. Sakit na literal ang tinutukoy natin. Sakit na high blood, sakit na cancer, sakit na kahit anong sakit na tinatamasa mo ngayon. Maliit man o malaki, kapiranggut man, kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag hayaan ang sakit. Kinakailangan ng agarang gamutan o kinakailangan agarang gamutin. Bakit? Dahil pag malala na at hindi mo na kayang agapan, kapinsalaan at kamatayan ang naghihintay sa bawat isa sa atin. Literal na sakit ang tinutukoy natin, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang nais kong ipahiwatig sa mga oras na ito sa bawat isa sa atin ay sakit sa puso. Sakit ng puso na binanggit ni Allah sa marangal na Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sa literal na sakit. Hindi sa literal, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung literal na sakit sa puso, na heart attack, sakit sa puso na sobra sa cholesterol, sakit sa puso na so on and so forth dahil may high blood. Ang tinutukoy natin dito, mga alipin ni Allah, ay ang ating takot kay Allah, ang ating iman, ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit ng puso na binanggit sa marangal na Quran at sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapatid, napakaraming sakit ang puso. Ngunit hindi natin tinatanggap na may sakit ang ating puso. Hindi natin alam na may sakit ang ating mga puso. Hindi natin tinatanggap na tayo ay nagkasakit na sa ating mga puso. Kaya ang sakit ng ating mga puso ay lumalala na. Ang sakit ng ating puso, tumitindi na. Hindi na kayang agapan. Kaya ang iyong iman, kahit anong wasiya sa iyo, kahit anong payo sa iyo, kahit anong rinig mo ng aya mula sa marangal na Quran, ay hindi tumatalab. Hindi na tumatalab. Wala nang saysay, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, good news, kapatid sa pananampalatayang Islam, kaiba ito sa literal na sakit na alam natin sa panahon natin ngayon. Dahil ang tinutukoy natin na sakit na ito, na habang ikaw ay buhay pa,
ay maaari pa nating agapan mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Ang Allah mismo ang nangako sa atin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagwika, ma anzalallahu azza wa jalla da'an illa anzalallahu shifaan. Allahu akbar. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ikang na italaga, wala ikang sakit sa mundong ito na ibinaba ng dakilang lumikha liban na lamang na nagbabadi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gamot. Walang sakit sa mundong ito na hindi nagagamot liban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabarin ng gamot para rito. Maliban sa isang bagay. Maliban sa isang bagay, mga alipin ni Allah. Isang bagay na kung saan walang kagamutan, walang kagalingan, walang solusyon. Ito ang kamatayan o ito ang ating pagtanda. Kapatid sa pananampalatang Islam, ang kamatayan at ang ating pagtanda, walang gamot dyan. Walang solusyon dyan. Dahil kahit anumang gawin mo, tatanda at tatanda ka at mamamatay at mamamatay tayo mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, may iba't ibang sakit ang ating mga puso na hindi na natin alam. May iba't ibang sakit na ang ating mga puso. Ngunit hindi natin inaagapan. May iba't ibang sakit ang ating puso. Ngunit hindi natin inaamin na tayo ang may pakana at tayo mismo ang may kasalanan nito, mga alipin ni Allah. Allahu Akbar. Ilan sa mga to, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Adamul khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa sakit ng puso? Kawalan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At marami yan sa panahon natin ngayon. Pagang-paganay ang malaasakit ang puso na sukada at kalaksay ko Allah subhanahu wa ta'ala. At marami yan sa panahon natin ngayon. Walang takot kay Allah. Ganun na lamang niyang itsapwera ang salita ni Allah. Ganun na lamang niya baliwalain ang mga ipinag-utos ni Allah. Hindi niya nararamdaman ang mga ipinagbawal ni Allah. Hindi niya nararamdaman ang takot sa kanyang sarili, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang sakit ng ating puso. Isa pang sakit ng ating puso, al-ghiratu minal akharin wal-hasad wal-hiqd. Allahu Akbar. Al-ghira, al-hasad, wal-hiqd. Selos. Inggit ng iba sa kanya. Isang malaking sakit ng puso. Allahu Akbar. Ang pagseselos. Pagkakaroon ng inggit na kung saan ang inggit na ito na napupunta sa hikad, gumagawa siya ng paraan paano malaglag ang tao, paano masiraan si fulan na humahantong sa paghihigante na hindi dapat siya umangat, dapat pantay kami, hindi dapat siya lang mayroon yan, dapat mayroon din kami. Marami yan sa panahon natin ngayon. Allahu Akbar. Buti sana ko ang ghira, al-hasad, wal-hiqad ay sa kabutihan. Mas maganda. Anong gusto kong ipahiwatig dito? Nakita mo si fulan, mula sa pagiging tarantado, mula sa pagiging masama, naging alim, naging mabuti, naiinggit ka, nagsiselos ka, mas mainam pa sana yun. Si fulan dati hindi nagsasala, nagsala,
naiinggit ka! Mas maganda pa sana yun. Pero sa panahon natin ngayon, nagkakainggitan sa bagay na walang koneksyon sa ating mga pananampalataya. Nagkapera, sana dapat ako din. Nagkakotse, sana ako din. Nagkadamit ng maganda, sana ako din. Nagka-cellphone, sana ako din. Ako din! Ako din! Pero wala siyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa sakit ng ating puso ay su'ud-dhannu billah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Isa sa sakit ng ating puso ay pag-iisip ng masama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagiging negatibong pag-iisip kay Allah subhanahu wa ta'ala. Merong mga ganyan. Barasimba ko na inoko ini di kawasa. Sala ko ng sala. Hingi ako ng hingi kay Allah. Ba't di ako yumayaman? Ba't di ko nakakamit ang mga gusto ko? Inag-umihilim naman ako kay Allah. Sumasapa naman ako kay Allah. Hindi tumatanggap ng qadr. Hindi na tinatanggap ang qadr, papasyahan, destiny na mabuti at masama. Kinu-question niya si Allah. Nag-iisip ng masama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang sakit ng puso. Isa pang sakit ng puso, mga alipin ni Allah. An-nifaq wal-riya. Pagiging hipokrito. Pagiging doble kara, pagiging sinungaling, pagiging pakitang tao. Subhanallah. Isang sakit yan ng puso, mga alipin ni Allah, na mayroon sa atin sa panahon natin ngayon. Isa pang sakit ng puso, adamul ihsas bidhanb inda irtikabil ma'asi. Allahu Akbar. Isang sakit ng puso ay pagiging manhid sa paggawa ng kasalanan. Kapag siya ay nakakagawa ng kasalanan, nakakagawa siya ng masama, pagsuway sa salita ni Allah, sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay manhid. Manhid. Wala siyang nararamdamang takot. Wala siyang nararamdamang konsensya. Body pure. Pasagad din sa wakto. Makalima si Kusuldo Saluan. Nadeb na ba niya kagdam sa ginawa niyan? O ino mga day, miya kabagak sa sambayang antaw akada. Manhid. Manhid. Wala sa kanya kung siya ba ay nakapagsala ng fajr o hindi. Wala sa kanya kung dumaan ang sangwakt na obligadong sala, wala siyang nararamdaman. Allahu Akbar, mga alipin ni Allah, isang sakit ng puso. Isa pang sakit ng puso, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, al-ya'su min Allah subhanahu wa ta'ala, isang sakit ng ating mga puso ay yung kawalan ng pag-asa sa kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pagkadaan sa pag-asa sa ginawa niyan. Pagkadaan sa Panginoon si kukagagawa Allah. Nabalipiw na madaklanan sa masataniman to. Ay ginatip ngang kawala na dingkas kaniyang kapikir. Dingkas kaniyan ibnitiyaray. Dingkas kaniyan simban. Kasala ka wa mapipikir ka, mas mabagar pa na paratiyayang kakifulan, ako gupang kanian, pakaw tangkaon, adiso ka pumangning kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa? Isa pang sakit ng ating puso, juhudul qalb wal qaswa wa adamur rahmah. Ano ito, mga alipin ni Allah? Ang pagtanggi ng ating puso. Pagtanggi ng ating puso.
pagiging matigas ng ating puso, pagiging karamutan ng ating puso, kawalan ng awa ng ating puso sa ating mga kapwa. Allahu Akbar. Isang sakit ng puso ito, mga alipin ni Allah. Sakit pa ng puso, ittiba'ul hawa wasyahawat. Isa pang sakit ng puso na ang tanging sinusunod natin ay ang ating mga sarili. Sariling pagnanasa at hindi na natin inaalala ang mga salita sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Isa pang sakit ng ating puso, as-sukhriyatu minal akharin, o yung pagmamaliit ng iba sa atin, pagpamakaytoon na kasulagid ka amanusya. Isa pang sakit ng ating puso, at takabbur wal ghururu ala al-ibad. Ang sakit ng ating puso ay pagmamalaki. Pagmamalaki, mangimpuruan. Mataas ang pride. Wal gurur. Malaki ang tingin sa sarili. Makapal ang mukha. Isang sakit ng puso. Aluko o bisyubuhat. Isang sakit ng ating puso ay yung pagkakalagay natin sa sitwasyon na na mayroong mga pag-aalinlangan kay Allah at sa kanyang mga salita at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapatid sa pananampalatang Islam, ilan lamang yan sa mga sakit ng ating puso na pwede pati nga mangkaryang kumka. Sa timambusaya, nakiatang kaan din sa kapakanaraka ka. Naipandebat ka o riyang kumka. Kalanguna inasisiko sa kita puso ka. Kapatid sa pananampalatang Islam, ilan lamang ito sa mga sakit ng ating puso? Isa lamang ay sapat na ikaw ay makapasok ng impyerno. Pero, what more? Kung lahat ng ito'y pinakyaw mo na, dahil lahat ng ito'y mayroon sa iyong puso, alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullahul azim, wa na'udhu billahi min dhalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kailan natin ito gagamutin? Kailan natin ito bibigyan ng oras o focus na kung saan lunod na tayo sa sakit ng ating puso? Ang tunay po na yan, nakalagi doon pa may gira mapipipitipitikan nga sisi ka sa ospital. 50-50 ka na, halimbawa, ikaw ay nasa ospital. Mamamatay ka na. Ya Allah, pagalingin mo ko. Paggaling ko siya, nasasamban ako yung pabangintay natin. Ame ko di kandi sa karatul maut. 50-50 ka na lang. Tapos sasab, gusto mong sumamba kay Allah. Gusto mong sumamba. Pero wala na. Dahil sobrang tindi na ng sakit mo. Subhanallah. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Babala na rin sa bawat isa sa atin. Fi kulubihim marad. Fi kulubihim marad. Fazadahum Allah marada. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanilang mga puso ay mayroong mga sakit. Allahu Akbar. Ang kanilang mga puso ay nagtataglay ng mga sakit. Sakit, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hinayaan nila ang sakit na ito. Hinayaan nila. Hindi nila ginamot. Hindi nila inagapan. Kaya mas dinagdagan pa sa kanila ni Allah ang kanilang mga sakit.
May sakit ka ng hindi pagsasala. Sinabayan mo pa ng hindi nagsisigarilyo ka. Sinabayan mo pa ng umiinom ka ng alak. Sinabayan mo pa na mapanira ka ng tao. Sinabayan mo pa ng ganito, ganyan, ganon. Subhanallah! Pinakyaw mo na, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Buti sana kung tayo ay may sala. Dahil ang sala, tanha anil fahsyai wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Kahit man lang sana ang limang beses na pagsasala, sa loob ng isang araw ay meron tayo. Bakit? Dahil ang sala. Pagbabawalan ng sarili mo na gumawa ng masama. At mauutusan mo ang sarili mong gumawa ng mabuti. Nainong ka di ka sapari, aginawang ka kumarata. Inong ka di ka sugu, aginawang ka ang galibok sa mapia. Kaino ka na samboyan ka. Wala kang sala. Ilan sa ating mga kapatiran, sa hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadawaw, maggamutan kayo. Mububulo nga ikano. Ati ko nabi sallallahu alaihi wasallam, hanapin nyo ang gamot. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may mga pamamaraan ng paggamot na nasa Quran at Sunna, mga aya na kung saan tunay na subok na nakakagamot. Lagi nyo pa mo kapamutar. Girakuan na pupamutar ka na hindi tumatalab, di kuwan, hindi kapsimbayang. Di nga di pamatian so ayat to Allah, na di kapsimbayang. Batirimaw Allah, inong tausi ka di pamangni sa tabong ko, syaitan. Allah, inna Allah tayyib, fala yakbalu Allah illa tayyiba. Sabin-sabinar aso Allah, nasuti, na ayabuwa batarimaan o Allah, agalibuk, nasuti. Ayah buak ya kebalian kasag yang kai adunia. Nasosote, simba ami yang galebek ka para ku Allah. Nama kaliuliru na dede na kikapiang ilang kadin suras kasag yang kai adunia. Lahat! Walang saysayang lahat ng ginawa mo sa mundong ito. Iban na lamang kung ano ang ginawa mong pagsamba pa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inalay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'udhu billahi min dhalik. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Allahu Akbar. At yung mga tao na yaong kanilang mga puso ay may sakit at hinayaan ang sakit ng kanilang puso, kaya lumala, nanganak, tumindi ang kanilang mga sakit ng kanilang mga puso. Wamatu wahum kafirun. Pumatay sila na mga kafir. Na'udhu billahi min dalik. Sila ay mamamatay na mga taong suwain, mga taong kufar. Gusto ba natin ito, mga alipin ni Allah? Ami atay tanu, ask tanu na mga kafir. Inauna mauuyag tanu na nalayong tanu na pagkanag sa iku mga ulama tanu, kataru o Allah, pagkanag tanu sa iku khutba, once a week, birun na ikada. Wala tamutunna illa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag na huwag yung hahayaan ika na kayo ay madatnan ng kamatayan. Liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Pero anong ginawa natin? Anong ginawa natin, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tayo ay walang pake kung tayo ba sa mga oras na ito ay Muslim or hindi. Na'udhu billahi min dalik. Mamamatay tayong mga kafir, suwail, kung hindi natin aagapan ang sakit na ito, mga alipin ni Allah. At sinabi ni Allah sa marangal na Quran,
إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ. At yaong sila na mga kafir, mga kuffar, mga suwail na namatay, na sila ay kafir. Na'udhu billahi min dhalik. Namatay silang mga kafir. Ulaik, subhanallah, yung mga taong ito, ulaika alayhim la'natullah. Mapapa sa kanila ang kamuhian ni Allah. Kepada lamkiran sumurkaw Allah. Allahu Akbar, mga alipin ni Allah. Wal malaika, at ang mga anghel ni Allah. Wal nasi ajma'in, at lahat ng buong sangkatauhan. Allahu Akbar. Lahat ay pinagsama. Lahat ng muhi ay mapapasay inyo kung kayo ay mapapasama sa mga taong kuffar. Allahu Akbar. Na'udhu billahi min dalik, mga alipin ni Allah. Ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. Pero, kapatid sa pananampalatayang Islam, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Habang may lakas, may pag-asa. Kaya huwag natin hintayin na tayo ay madatnan ng kahinaan, kawalan ng kakayahan, na tayo ay gumawa ng pagsamba, saka natin marirealize sa ating mga sarili na, ya Allah, simbangus ka din. Allah, Allah, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan, hindi ang pagsasagawa ng pagsamba ay pag 50-50 ka na, at mahina ka na, at may pangangailangan ka na. Tandaan, kapatid sa pananampalatang Islam, ang pagsasagawa ng pagsamba, may kailangan ka man or hindi, may sakit ka man or wala, mayaman ka man or hindi, anuman ang kalagayan mo, sitwasyon mo sa mga oras na ito, sumamba ka, dahil yan ang tanging dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah sa mundong ito. Wa aqulu ma tasma'un, wa aqulu qawli hadha, fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.